value of ala kung saan ang nakita po natin. It is a respect for life. Napakalaga yung biyaya ng binibigay ng Diyos. So, kumisang take it for granted. Kaya na yung mga kabataan. Kumisang nung tayo kami rin, kung kami kabataan, we take for granted the gift of life. Kasi akala natin, ang buhay ay forever. Sa langit, ay forever. Pero dito sa lupa, mamamatay ka rito sa lupa. At yung iba, mas nauna kaysa sa iba. Kaya magpasalamin kayo habang kayo ay nabubuhay. At walang sinong dapat na kumitin sa buhay ng tao. Bakit? Ang buhay ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos ang buhay. So, the life is precious as ours is, and we must remember to honor that life. Ano yun? Ito yung isa yung panawagan ko. Panawagan ko rin po, lalong-lalong ngayon sa mga nababalitaan ng pagkatay. Ang panawagan ko, one way of celebrating life. Alam niyo ba na mayroong sekta na hindi nagsiselebrate ng birthday? Alam niyo ba yun? Hindi, wala. Mayroong sekta. Like yun, ma-discover niyo. Na may sekta pa na bawal mag-celebrate ng birthday. You will encounter that later in your life. Pero yun, bawal sa kanya mag-celebrate. Kaya kapag kayo talagay sa inyo, kapag kayo mag-celebrate ng life. Because life is very precious. Napakalaga. So mayroon yung nakailangan, eh, pinag-iriwan natin yun eh. So, ilang taon na yun? 40? Pagmatay. Tiwala. War ito.
hindi lalo na yung mga tao na kung saan ay kumamalay, namumuhay, no? They will not have to of this kapag hindi sila nagbalik ng process. No? Kaya ipanalangin din natin sila. Panalangin din natin sila. So, yung tatlo, ha? Para doon sa namatay, dalawa ay pangkanyang kanya ng palawagihan ng Diyos na pinangako niya, yaman ng palataya, buhay ng langgar. Para doon sa kanilang mga naulila, be prepared because if they will surely be in sorrows, sila ay malulungkot kasi bahagi nito, huwag niyong kalimutan, yung Our Lady of Sorrows, mahal na Virgen Maria, na nalungkot sa pagkamatay ng ating Panginoon sa Diyos. At kung ang tao ay yung pinatay, ipanalangin natin para doon sa anong tinasalin natin? One and Mary on every field. So, kung narating ko alimbawa kayo sa balita, mayroong isang tao na matay, hindi magkasal kayo ng isang tao yun eh. So, at least, well, hindi na po natin pinapanalangan ng ganun ang mamatay, isang tao. No? Pero ibig sabihin, maging bahagi ng ating practice lang. Bahagi natin, this is for celebrating life. For celebrating life. Mapakita natin na sa tayo rin mismo, mapahalaga natin yung ating sarila sa lawang doors ng buhay pa ako. So, one way, yun yung panawagan ko sa inyo. Pray one and may. Okay. Fourth commandment, honor your father and isa ito sa palagi natin nasasabay. No? God gives you life, God shares the gift you have given with your father and mother. He wants them to show you how to love by the love they give to you and each other. They are your best teachers. They teach you lots of wonderful things, including how much God loves you. Alam nyo, kalimitan ng pagkakaroon ng business ng bahay. Sinasabi ko, na yung bahay na pinagkasan natin ay pinagkarasan natin sa dalawang bahay. Una, yung bahay na ito yung maling bahay pahinahan. Hindi ko tayo matutulog. Hindi ko tayo manunod ng TV. Hindi ko tayo magpapahinahan. Pangalawa, ang bahay na ito ay maging alin? Bahay na maging lingkugan ng pagmamahalan. So, yun ang inyong iskwelahan ang bawat tahanan. At sino ang guro? Mga magulang. Honor them. Kahit ang umisa ngayong panahon na ito, medyo mabigat yung dinadala natin. Kasi bakit? Marami kasi ngayon ang marami ngayon ang broken families. So, sino sa inyo ang broken family? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ani. Ilan lahat kayo ngayon? Ilan lahat kayo ngayon? Ilan kayo lang kayo dito? 15 ba? Ha? 15. More than 1/3. Ako ha? Ngayon sa iyong presensya, ano yung broken family na binilang natin? Ay, more than 1/3. Kasi 1/3 of 15 ay 5. So, 6. So, bahagi, no? Isa ang bahagi na kung sa pagdala. And, ang aking paanyaya sa inyo, mga kapatid, huwag mawala ang inyong respeto. Kung kanino man kayo nakasama ngayon, kayo may nakasama sa nanay ninyo, o kayo may nakasama sa inyong tatay, huwag ito sa inyong sama. Ha? Wala, sa tatay mo. Okay na, nanay mo. Sa iba. Sa iba, hindi ka sinama. So, sino ko ba?
So, sino ang isa mo? Ha? Mama mo. Sino saan ang kasama mo? Kaya yung kasalanan niya
Huwag ninyong dalhin. Huwag ninyong dalhin. Matuto kayong magpatawad. Bakit? Kapag hindi kayo nagpatawad, kayo ang magbibigatan. Kayo ang magkakaroon ng sama ng loob. Hindi lang Diyos para sa kanila, kaya kung kayo kawan ng tapat na umis ng Diyos. Pangatlo, at yung pinakamahalaga, magpatawad kayo, bakit? Hindi kayo makapapasok sa kaharian ng bakit ko sinabi yun? Pati mo lang kayo sa 10 puntos ha? Asa 10 puntos ba yun na magpatawad ka? Wala. Pero, ano sabi nga? Pero sa mga kayo ng ama namin? Ano sinasabi sa ama namin? Thank you.
sabi din ng babae lang niya, hindi yung words yung babae lang. Together.
bakit? Kasi ang sinisira ninyo ay pagtitiwala. Katutuwanan yun, pero alay, katutuwanan yun para sa inyo. Unless, it is a matter of life and death. No? Halimbawa, sinabi ang tanong ninyo na rin, oy, siyempre ito ko ha, may bomba dyan. Di ba? Di ba na si secret ko ngayon? Di ba? Nakita ko nga, nakita ko may bomba. Hindi na kayo, kasi it's a matter of life and death. Pero, well, yun naman yung mga extreme cases. Pero, kalingatan natin yung sekreto na ibinigay sa atin. Kung maaaring, huwag kayong magsinuhal. Anong sabi ni Jesus? I am the way. Ano sunod? I am the way. Ano sunod? The truth and life. Ako daan, ang kaluluwanan at ang ibigyan ng positive na kapag ka nang sinungaling, masasaktan. May mga tao masasaktan. Hindi sapagkat totoo ba o hindi, ulit tayo sa ikaw ay nang sinungaling. So, hindi yung isang epekto ng pag-isinungaling. Yes. Thank you.
nakikita natin ang kanilang pagkakamal. Sa dumarating na may kakibat na sakit ng kanilang pero he will teach us a lot of things. Kapag pinagsabi natin na, sa sitwasyon ko kasi, hinihingi yung patutuhan na kasi ay pinapagalitan yung kapatid mo na pumasag doon sa ano ko. Ikaw ngayon na ang kapatid mo, sa salamat ka mong pilit, pumasag doon may sentimental value. Ang kasalanan mo ngayon ay bagay na kung saan, sino ngayon ang mas malaki kasalanan? Siya. Okay, mas malaki kasalanan. Sino? Hindi naman sinasadyahin. Pagkaman, hindi naman still yun. It's more of damage yun. Yung ginawa ko masama, sinira ko. Yun lang, bagay na kung saan. Pagkaman, sa iba, parang sinabi ko, kinuha mo yung akin, hindi dapat sa iyo. Okay. Nine commandments. So, honor your neighbor's wife. You shall not covet your neighbor's wife. In 9 and 10, ay pagpapalalim lamang ng 6 and 7. Pero dito ay yung salitang covet. C-O-B-E-T. Sa Tagalog, ang nasa Tagalog, hindi na magkapit. Sa Tagalog, ay rin. Kalimubet. C-O-B-E-T. Ano yung kapit? Pag sinabi natin pag-anasa, it is more
akin, sa unang pinahayag mo ako, ay may sa pag-iisip pa lamang, doon na sisimula. Kaya ito pinakailang baguhin natin yung ating uri ng pag-iisip. No? Baguhin natin yung uri ng pag-iisip. Kapag nag-isip kayo na kayo ay malungkot, ano mangyayari? Malulungkot kayo. Kasi iniisip ninyo eh, nakakalungkot. Pero isipin ninyo, no? Mag-isip ka sa pag-iisip. At yung ating pananampalataya, itong era of evangelization, dahil sa pagbunyan ng pansin, na yung puso ng ating Panginoon sa Kristo, kapag sinabi natin yung pag-iligtas ng Diyos, ay alin, we speak of salvation. Pag-iligtas. Kaya isipin natin yung mga bagay na nawa makita natin alin, yung pag-iisip pa lamang natin ay lalikha. Yung pag-iisip natin yung labuhin. Ito ay tumutukol sa pag-iligtas ng Diyos. At alam mo, isang pangyayari ay pinahagi mo sa atin ng Santo Papa, isa po sa kanyang encyclical. Sinang Papa natin ngayon? Sinang Papa natin ngayon? Francis. May isang encyclical na pinamagata Evangelium Gaudium. Sulatin, please alam nyo. Ano ibig sabihin niya? Mayroon pa may alam sa inyo na? Wala. Evangelium? Ano ibig sabihin ng Evangelium? Ano ibig sabihin ng Evangelium? Pero itong mas na-issue na hindi gospel of joy. It's more on joy. Joy of so, pwede rin gospel of joy, pwede rin. Pero kung sinabi ko na natin, sa gawagin natin ay
sabi. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. One, two. Ako ano? Ha? Yung ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ano yun? Sa isang puso ng Diyos. One, two. Magsimba ka pang-araw ng so lahat hindi parang sa Diyos. So ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili, yan ay mula 5 to 10. So, yung patuhin mo yung kapwa mo gaya ng pagkabaluma, kapag sinato ka na ng bago, patuhin mo ng kinapay, kasi mo on, that is already extra. Masabi mo lang na, ang kinasagyan ko man, pero sabi na natin, that is more on the works of mercy. No? Works of mercy. So, ang ginagawa natin sa pangalas ko siya, hindi ito kung gagawin na para mag-ibahagin yung pag-iris niya. Sabi mo, siguro mahalaga ma-explore din natin yung 8 beatitudes, yung 8 pagpapala. Kasi kung hindi nalabas yun, yung kapag pinato ka ng bato, patuhin mo na tinapay. Kaya lang sabi ng iba, Father, pinato mo ang tinapay nasa loob ng garapon. Hindi ka nang darin. Nasa loob ng garapon. Masakit din yun. Pero yung pagkaan na yun, ayun, dami yung enemies. So, in some way or another, masabi lang kasi nga, sabi lang, yung sabi ko sa Diyos, ay yun ang pinakaminimum. Ito yung pinakamalimuhin na gagawin natin. Ito kalimitan, ito yung sinasabi na huwag natin gagawin kasi magkakasala ka. Pero yung pagawa ng mabuti ay there is an endless possibility na pwede natin magawa sa mundo. Okay. Ano ba? May tanong ba kayo? Pwede mo nga sabihin, ay, ang hirap, no?